Okay guys, nagbabalik tayo dito kay Realme para sa latest update natin sa kanilang mga model ng mga unit. At syempre guys, meron sila dito ng isang tablet oh. Baka naghahanap po tayo ng tablet dito kay Realme. Ito yung kanilang Realme Pad 2. Guys, ito para sa ating update po sa presyo nito. Ito ay may dalawang variants. Baka naghahanap po tayo guys, kaya inuna na po natin ang update po ng tablet na to. Dito guys, for Realme Pad 2, ito po ay para sa dalawang variants po nito. Ang 128 po nito guys ay, check po natin. Yan, para po sa price guys ng ano nito, 128, 13,999. Then yung 256 naman po na variant ito is, ano po, 17,999. O ito guys ha, baka naghahanap po kayo ng tablet dito kay Realme. Realme Pad 2. Ito guys is naka quad speaker na rin. So ito may mga speakers po yan. Surround sounds po yan. Tapos check guys natin yung mga chipset nito. Baka para may idea tayo. Check po natin. Sana So check na lang po natin yung kanyang ano, yung processor nya. Guys, ito para sa kanyang processor. Ito ay naka Helio G99 octa-core processor. Then size po ng screen nito is naka 11.45 inches na. So malaki na rin. Almost 12 inches po 'yan. Yan, para po sa kanyang main camera at yung front. Ito guys, para sa front camera nito. Oh, ito yung main camera po nito. Ito ay merong 8 megapixel na main camera. So may malinaw na rin 'yan. Then yung front camera naman nito guys is naka 5 megapixel. So ito guys, kung naghahanap tayo ng tablet dito kay Realme, yan na po yung ating update. Realme Pad 2. Ulitin po natin ang price, 128 po ay 13,999 at 17,999 naman sa 256GB. Tapos guys, ito punta na tayo sa kanilang budget phone. Ito guys, para sa mga naghahanap po dyan ng budget phone dito kay Realme, ito po, available po yung kanilang Note 50. Guys, ito for Note 50, ito guys is naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen to, very smooth. Then size ng screen guys, ito yung naka 6.74 para sa kanyang broad vision display. Yung nipis naman po nito guys is naka 7.99mm para sa kanyang ultra slim design. At naka 13 megapixel po para sa kanyang main camera. Tapos guys, syempre naka octa-core processor na rin yan. Guys, para sa price update po natin, 64GB po nito, yung kanyang variant is 3,999. At para po sa kanyang 128 na variant naman po ng Note 50 ay 4,999. Tapos guys, ito, next ko ipapakita sa inyo guys, yung latest model po ni Realme, yung kanilang Realme C61. Guys, ito, budget phone pa rin to. Pasok na pasok po to sa kanilang mga entry level. Guys, ito, kung naghahanap po tayo ng ito, pangbagsakan po. Guys, ito yung dating in-upload natin na binabagsak-bagsak po nila kapag dinedemo. Ibig sabihin, guys, matibay po to pagdating sa mga bagsakan. Yan. Guys, ito, para sa ating latest update dito sa presyo. Ito, guys, may mataas tong RAM. Para po sa kanyang RAM na 16GB maximum RAM, 128 po presyo po guys nito is 6,999. Oh, napakataas po ng RAM nito. Tapos ito, para naman do sa kanyang 24GB maximum RAM o yung 12 plus 12 extended RAM. Yan, guys, ito ay naka 256 na rin internal storage. 7,999 naman po para do sa kanyang 256GB. Guys, ito size ng screen naka 6.7, yan, 90Hz po refresh rate ng screen. At ito guys, ang bago po dito, meron itong mga air gesture or yung mga air command. So para doon sa kanyang Real Essential. Ito guys, para sa colors, ito po ay merong sparkle gold and dark green. Yan. Guys, kung naghahanap tayo dito kay Realme ng budget phone na latest model at syempre matibay pagdating sa mga bagsakan, ito po yung kanilang panglaban dyan, Realme C61. 6,999 para sa 128 at 7,999 naman doon sa kanyang 256GB.
Then guys, lipat tayo. Dito naman tayo kay Realme C63. Dito guys, for Realme C63, guys, ito yung design niyan. Ganda ng design nito. Tapos ito po yung isang kulay. Guys, ito leather yung isang kulay ng Realme C63. Naka-leather. Ito po yung leather blue kung tawagin. Tapos yung isa po is jade. Ito po yung kulay naman ng jade green. Napakaganda rin. Ito guys, para sa ating specs and parameters. At unang-una po dito guys, kay Realme C63, yung kanyang 45 watts fast charging. Napakabilis na po mag-charge nito. Then meron siyang durable battery na 5,000 mAh battery. At ang maganda po guys sa display nito is naka iComfort display na naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen. Then may mga air gesture control na rin po yan. So yun po yung bago din dito, naka air gesture control. Then equipped na rin po ito ng IP54 para doon po sa dust and water resistant niya. Guys, para sa price update po natin, ito pong variant na to is na may maximum RAM na 16GB maximum RAM, 256 internal storage. Guys, update natin sa presyo, 8,999. Tapos guys, punta na tayo sa kanilang mga top of the line, tapos yung kanila ding mga latest model. Ayan, guys, ito yung kanilang ano, yung latest model nila. Yung kanilang Realme 13 Pro Series 5G. Ayan. Lahat po ng mga lumabas na 13 series, guys, is naka 5G na. Ayan, tapos yung design, guys, ito hawakan natin, ha. Itong hawak natin is dummy phone ng 13 Pro Plus 5G. Ayan, napakaganda po, naka vegan leather din. Ganda. Ito guys, para sa kanyang specs and parameters, ito, basahin ko na lang din po muna. Ito guys, is naka 3x Sony Periscope with OIS po yan. Napaka-smooth ng camera nito pagdating sa video resolution. Then, naka dual 50MP Sony Artificial Intelligent OIS camera po ang ginamit sa kanya. At pagdating naman guys, sa chipset po nito, ito ay naka Snapdragon 7S Generation 2 5G chipset ang ginamit, ginamit na po dito. At pagdating po sa charging guys, napakabilis nito. Ito ay naka 80 watts fast charge na po at mayroong 5200 mAh battery. Yan guys, ang latest update natin. Guys, yung nga pala sa mga magpi-pre-order, hindi ko po masasabi sa inyo yung price nito guys kasi wala pa tayong idea sa presyo nito. Kasi kung mapapansin nyo guys, is coming soon pa po ang nakalagay dito. So yun, pero ang alam ko pwede na po tayo mag-pre-order nitong unit na to, Realme 13 Pro Plus 5G. Yan, abangan po natin guys yung price nito. Tapos yung kanilang Realme 13 Pro 5G naman, yan. Ito guys, ang update naman natin dito sa design guys, ito yung design niyan. Parang drawing yung design nito sa likod eh. Yan. Ito guys, para sa 13 Pro 5G. Ito guys, para sa chipset, ito yung naka Snapdragon 7S Generation 2 5G chipset na rin. Yan, Monet inspired design yon guys. Ito pala, naka Monet inspired design. So ibig sabihin guys, drawing inspiration from flowing light and shadows. So yun po pala ibig sabihin ng kanyang design sa likod. So parang drawing. Yan. Tapos guys, ito naka miracle shining glass. So napakaganda po ng likod nito guys. Yan po yung design niya. Then pagdating naman po sa camera guys, ito ay naka Sony LYT 600 with optical image stabilization din. Ayan. 50MP po. Ayan. Tapos 2MP para sa kanyang macro camera. At meron siyang 8MP po para sa 112 o yung ultra wide camera po natin. Ayan. Meron siyang ultra wide angle pag na 8MP. Ayan. 32MP para sa mga mahilig mag-selfie. Ginamit po ditong lens is yan. Napakalinaw din. Check po natin nga yung camera nito. Linaw oh. Tapos naka 0.6. O ito po yung ultra wide angle natin na 8MP. Now, ito guys, maganda dito ha, sa mga magpi-pre-order po ng 13 Pro
5G o yung 13 Pro 5G series po ni Realme. Ito guys ang makukuha natin. So meron sila ditong promo. Ito po yan, yung meron po sila ditong ruleta. Ayan. Ito guys, ang alam ko, pag nakakuha tayo dito, may 2 spin po tayo dito. Pag nakuha natin ng 1 or 3, ayan, may dalawang beses po tayong spin, makukuha po natin yung vacuum cleaner nila. So meron tayong makukuha dyan mga vacuum cleaner. Guys, ito sa lahat nga pala mag-avail po ng kanilang weekend promo. Ito guys yung kanilang raffle from August 30 to September 1 guys. Yan po yung kanilang raffle promo para doon sa kanilang Realme 13 Pro series. Sa mga nag-pre-order po niyan, may chance po tayong manalo. At yung kanilang date po is 6 to 8 naman, September 6 to 8. Yun po yung mga pwede nating nationwide po yun guys. Punta po tayo sa mga kiosk and concept store. Ito po yung mga papanaluhan natin. Ito. Ayan, 13 Pro Series 5G Ultra Clear Camera. Yan po yung mga exciting previews. Tapos guys, ito, punta na tayo sa update natin. Tuloy na natin. Wala pa po tayong update dito sa presyo ni guys. Ito, abangan natin to. Ito na guys, ang update naman natin for Realme 12. Ito guys, para sa ating update for Realme 12. Ito guys, 13,999. Yan guys, ito para sa kanyang specs and parameters. Ito po yung naka Snapdragon 685 chipset. Then 67 watts charge na rin with 5,000 mAh battery. 120Hz po AMOLED display. At pagdating po sa kanyang main camera guys, ito yung naka Sony 50 megapixel na rin with optical image stabilization. Yan, napakalinaw din po ng camera nito. Guys, ito para sa design nito, ito ay inspired by luxury watches. So yan, mga mamahaling relo guys, ang design nito, kinuha yung camera niya. Guys, ito update natin doon sa kanyang 4G. Ito po ay naka 16GB maximum RAM 256, 13,999. Guys, yun po yung Realme 12. Then doon naman tayo guys sa 5G ng Realme 12. Ito po ay 14,999. So, difference lang po nila is 4G at yung isa po ay 5G. Yan. 14,999 po para sa 5G. At ito guys, nga palang ginamit na chipset dito kay ano ha, kay Realme 12. Ito po ay naka MediaTek Dimensity 6100 Plus chipset. Ito po yung mga colors na pwede nating pagpilian. Green. Tapos guys, ito naman ang update natin for Realme 12 Plus 5G. Sa mga naghahanap po ng Realme 12 Plus 5G guys, ito para sa dalawang variants po nito. Yan. Ito guys, balin difference lang naman ito is RAM. Yan, para po sa isang RAM nito na 8+8 o 16GB maximum RAM 256, 17,999. Ito po hawak natin si Realme 12 Plus 5G. Then yung kanya naman pong 24GB maximum RAM ay na naka 256 ay 19,999. So yun guys, bali dito sa dalawang variants po ng Realme 12 Plus 5G, RAM lang po ang pinagkaiba. Pareha silang 256. Yan, bali yung difference po ng price nila is 2,000, 17,999 at 19,999. Guys, ito, naka vegan leather to. Likod nito, ang ganda nito. Parang ka-point nga po. Kasi ano yung isa namin promoter, madahan sila. Bali guys, sa camera, ginamit dito is naka Sony LYT 600 with OIS din. Napaka-smooth ng video nito. Ayan, napaka-stabilize po. Ayan. Guys, ang maganda dito, yun, no, meron siyang tinatawag na Snap Portrait System. So, ibig sabihin guys, sobrang bilis itong kumuha kahit na, ayan, sobrang linaw po ng kuha natin dito kahit mabilis po yung galaw ng ating subject. Tama-tama ito sa mga mahilig mag-camera. Luxury watches din ang design ng kanyang camera sa likod. So ito guys, para sa kanyang refresh rate ng screen, ito ay naka 120Hz ultra smooth AMOLED display. So napaka-bibid na po ng display nito.
Yan. Equipped na rin po ng IP54 para sa dust and water resistant niya. So guys, maganda dito, yan o. Smart touch. So ibig sabihin, kahit basa po yung screen natin, pag nag-touch po tayo, gagana po talaga yan. Yan po yung smart touch niya. Then, pagdating po sa chipset, yan, naka MediaTek Dimensity 7055G chipset na po. At naka 6 nanometer na po yung ginamit sa kanya yan. Then, sa charging guys, 67 watts, SuperBook charge. From 0 po to 50% guys, ito in 19 minutes lang. Kapag i-charge po natin dito kay Realme 12 Plus 5G guys, sobrang bilis. 19 minutes is naka 50% na po tayo. Yan guys, update natin sa presyo nito. Yan, 16,256, 17,999 at 19,899 naman po para sa kanyang 24GB maximum RAM, 256GB internal storage. So yan guys, ang update natin dito kay Realme. Ngayong August 26, 2024. So guys, abangan natin itong mga to. Sa mga magpe-pre-order po, abot pa po tayo hanggang August 28 pa po yata yung kanilang pre-order.